Hello mga Bex, welcome back sa ating cooking ni Bading. And today, magluluto tayo ng chicken siomai. At kung bago ka lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na bakla. Mag-subscribe ka na, i-like and i-share ang aking mga video. And then hampasin mo na rin ang kalembang para lagi kang updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Magluluto tayo ng chicken siomay mga Bex kasi nagka-crave a guest. Meron tayo ditong 700 grams chicken mince or giniling na manok. Meron tayong 1 cup grated carrots. Meron din tayong 3/4 cup grated radish or ang labanos sa Tagalog. Pwede din po kayong gumamit ng singkamas. Gagamit din tayo ng 6 cloves garlic. Kiniwa ko na po yan ng maliliit. Meron din tayong 1/2 cup na onion mince. Gagamit din po tayo ng 1/4 cup of onion leaves. Gagamit din po tayo ng 1/4 cup of oyster sauce. Black pepper. Gagamit din tayo ng chicken stock. Meron din po tayo dito 1/2 cup ng hipon. Tinatag ko na po yan ng maliliit. Of course, gagamit din po tayo ng garlic and onion powder na nakailagay lang dyan sa jar. Aside from dun sa ating mince na onion and garlic, para mas mabango siya. And then of course, gagamit din tayo ng salt. And hindi naman mabubuo ang ating siomai kung wala tayong dumpling wrapper or ang ating wonton wrapper, siomai wrapper. And gagamit din po tayo ng itlog. Kung ang inyong itlog ay maliliit kasi liit ng itlog ng inyong mga jowa bells, pwes, gumamit kayo ng dalawa. Tiring! So ayan, magsisimula na tayo sa pagmimix ng ating chicken siomai. At dito pa rin sa ating mahiwakang mixing bowl, mimix na natin yung ating mga sangkap na gagamitin. Ilalagay na natin yung ating minced garlic, ang ating onion. Ilalagay na rin natin yung ating onion leaves. Madali lang siyang gawin. At ayun na nga, at nalubat ang aking phone. Kailangan kong i-charge. Ayan mga Bex, nalawat ang aking phone. Diyos ko day. Ayun, nailagay ko na nga yung ating mga ingredients. Yung ating garlic, ang ating onion leaves, ang ating minced onion. Nilagay ko na rin yung ating radish, ang ating shrimp, ang ating grated carrots. Nag-add na rin ako ng black pepper, ng ating powdered chicken stock. Nag-add din ako ng 1 teaspoon of garlic powder and another teaspoon of onion powder. And dito na sa lahat mga Bex. Ngayon, imimix lang natin sa onti before natin i-add yung ating oyster sauce.
Ngayon, i-add ko na yung ating oyster sauce, mga Bex. And mag-a-add ako ng konting salt lang, mga Bex. Ayan, okay na yan. And i-a-add na natin yung ating dalawang itlog. Ayan. Nagsuot na ako ng gloves. Mahirap siyang i-mix gamit ang spatula. And imimix lang natin siya ng maayos, mga Bex, hanggang mag-incorporate lahat yung mga nilagay nating ingredients. And then, after natin siyang imix, hindi muna natin siya irarap agad. Irerest lang natin siya in about 10 minutes. Ilagay natin sa chiller. Saka natin siya babalutin dun sa ating dumpling wrapper para ma-absorb ng ating chicken meat yung mga ingredients na ating nilagay, yung ating mga pangpalasa. Ayan. Ayan, okay na siya, mga bakla. Na-mix na naman na natin siguro siya ng maayos. And then, i-set aside lang natin siya. Ilalagay lang natin siya sa ating chiller bago natin i-wrap sa ating dumpling wrapper. So, babalikan ko kayo later, mga Bex. Ayan. Pagkatapos po natin i-rest yung ating mixture sa ating chiller ng 10 minuto, oras na para mag-wrap naman tayo ng ating siomai. So, ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng ating siomai wrapper dito sa ating kamay. Dapat ang ating kamay is paganyan siya, and then yung isang daliri nakalak siya sa baba para hindi siya dire-diretso. Don't worry po, naghugas na po ako ng kamay. Ilalagay lang natin siyang ganyan. Lagyan natin siya ng hole sa gitna. And then gamit ang ating 1 tablespoon, mag-scoop tayo dito sa ating mixture. And then, ilalagay lang natin siya dito. Ayan. Press natin siya ng konti pa loob. And magiging ganyan na po siya. And then, doon naman po sa ilalim, kuha po tayo ng kutsara, itatap natin siya ng ganon para ma-flatten ng konti yung kanyang baba. Ayan. So, magiging ganyan na po yung kanyang itsura. Then, ilalagay muna natin siya dito. Nagpakulo na po ako ng tubig dun sa ating steamer. At habang nagra-wrap tayo,
ready na siya. Tuloy-tuloy lang po natin sa ganung procedure hanggang maubos ang ating mixture. Lagay ulit tayo ng isang tablespoon. And then i-press. And then dun sa baba, itatap lang natin siya ng kutsara. Para ma-flatten yung kanyang baba. Kung mapapansin po ninyo, maraming excess yung aking dumpling wrapper dito sa labas niya kasi yung ginamit ko pong dumpling wrapper is hindi siya medium size. Mas malaki siya kumpara dun sa mga ginagamit natin sa Pilipinas na dumpling wrapper. Ayan. So ulit, kuha pa tayo ng isa. Medyo malalaki po yung ating siomay na magagawa kasi malalaki yung ating mga wrapper. Ayan, ituloy-tuloy lang po natin siya hanggang matapos tayo sa ating mixture. And babalikan ko kayo later. Bye-bye! So ayan na po yung ating nagawa na chicken siomay. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, kung mapapansin po ninyo, malalaki yung aking mga siomay na nagawa kasi malalaki yung ating mga wrapper. And then, medyo malalaki din yung kanyang mga excess dun sa ating wrapper. Pero malalaki po yan. Ngayon naman, ililipat natin siya sa ating steamer. Pero bago yan, kailangan muna nating i-brush yung ating steamer ng oil or butter para hindi dumikit yung ating dumpling. Yan, i-brush lang po natin siya ng oil. Ayan. And then, saka natin itatransfer yung ating mga siomay. Yeah, sure, kung magkakasya itong nagawa ko dito sa steamer. So, ayan na po siya. Ngayon, ililipat naman natin siya dito sa ating napakuluang tubig. Ayan. And then, i-steam lang natin siya for about 15 to 20 minutes. And then, habang ini-steam natin to, mag-prepare naman tayo ng ating roasted garlic.
Ayan, at luto na ang ating siomay.